Ngayon po ay dadako tayo ngayon sa ating pong pag-aaral po ng salita po ng Diyos. At nais ko pong tayo ay focus lamang sa ating pong pag-aaral. Okay? At I believe na ang Diyos ang siyang magpapaunawa po sa atin. Sa mga bagay na ito na ating pag-aralan po ngayon, ito po yung mga bagay na espiritual na dapat pong kainin ng ating mga kaluluwa. Okay? Meron ba tayong kaluluwa? Amen. Meron ba tayong espiritu? Amen. Amen. Dahil nandito po tayo, buhay tayo, no? Okay, purihin po ang Diyos. At our topic this morning, no, is about put on the whole armor of God. Isuot ang buong baluti ng Diyos. No? Lahat po tayo ay maraming sinusuot. No? Ngunit, napakahalaga pala na atin pong isuot ang baluti. No? Ang buong baluti ng ating Panginoong Diyos na buhay. Okay? So dito po ay bilang isang mananampalataya, mga kapatid, no? Ay nakita ho natin sa mundo natin pong ginagalawan ngayon na kung saan po ay maraming mga mananampalataya na kung saan po ay habang tumatagal sa kanilang paglilingkod, ay lumalamig sa paglilingkod naman sa Diyos. Okay? At ito po ang solusyon para tayo ay maging masigla, maging malakas, maging matatag, nagpapatuloy na mainit, no, sa paglilingkod sa ating Panginoon. Put on the whole armor of God. Okay? Now, some important facts about spiritual war. No? May mga ilang mahalagang katotohanan na kung saan po tungkol sa spiritual na pakikipagdigma, pakikipagbaka. No? Sa buhay po natin, mga kapatid. So, alam po natin yon, araw-araw, nakikipaglaban po tayo bilang isang Kristiyano, right? Okay? At minsan, tayo po ay sinusubok, no? Inuusig. Okay? Tinutuligsa, no, ng maraming tao dahil po sa ating Panginoon. Kaya itong araw na ito ay timing lamang po sapagkat napakahalaga ito ang mga bagay na ito na dapat po nating malaman tungkol po sa ating pakikipagbaka sa mundo po ito. Now, necessary and fundamental in order to any army or soldier to be successful. So, ibig sabihin, meron mga gagawin o paraan, no, na kung saan ay sa isang bilang sundalo ng ating Panginoon, tayo po ba yung mga sundalo ng Diyos? Amen. Sundalo po tayo ng Diyos eh. Lahat tayo. Babae ka man, lalaki ka man, sino ka man, basta ikaw ay anak ng Diyos, mananampalataya ng Panginoon, tayo lahat, sundalo po tayo ng ating Panginoon. Ngayon, sa bilang sundalo sa mundong ito ng ating Panginoon ay ating pong isalarawan yung sundalo, no, ng ating bansa. Okay? Ang sundalo po ng ating bansa, tandaan po natin, bago ka maging sundalo, syempre meron po yan mga exam, tama? May mga pagsusulit po yan.
Pangalawa, meron yan mga training. No? Dinitrain po yan, syempre, pakipagdigma ang pakay. Okay? Pangatlo, meron po yan tinatawag na doktrina ang sundalo. May mga doktrina yan sila na tinuturo na ito po ang doktrina ng mga sundalo. Alam po yan ni nanay kasi ang asawa po ni nanay ay sundalo during that time. May mga doktrina yan, may mga tinuturo yan sa loob ng kampo, no? Sa mga ibig at gusto na maging sundalo ng gobyerno. Okay? So, sila po ay nakikipagbaka sa laman at dugo. Tama po? Sa laman. Tayo naman nakikipagbaka saan? Sa espiritu. No? Sa espiritu po tayo, mga kapatid. Kaya po dito, para po tayo bilang isang sundalo na maging matagumpay, may mga bagay na dapat po tayong gawin. Okay? Hindi po pwede na matik ito na ngayon. Okay? Ang buhay po ba natin dito sa mundo, matik po ba? Matik po na nagkaroon ka kaagad ng mga blessing ni Lord? Hindi, may mga process po yan lahat. Amen po? Hindi naman tayo Pentecostal na pag sinabi, Lord, ngayon din akin na ito. Diba? Hindi po ganun, mga kapatid. Si Lord po, ang biyaya ni Lord ay binibigay niya sa iba't ibang paraan. Amen po? Okay? At tinuturo po yan ni Lord para makuha natin, matanggap natin ang biyaya na ibinigay po sa atin ng ating Panginoong Diyos na buhay. Kaya po bilang sundalo ng Panginoon, dapat ang sundalo ay laging alerto. Ayan po? No? Lagi dapat siya alerto. Ganon din po sa paglilingkod natin sa Lord. Dapat lagi din po tayo alerto sa buhay po natin. No? Now, dito po sa ating pag-aaral, na number one, dapat alamin natin na meron talagang digmaan. No? No, there is a war. Alam dapat natin na talagang araw-araw merong digmaan. And what kinds of war? Ano po bang klaseng pakipagdigma ito, mga kapatid? Now, letter A, tandaan po natin, meron din pong tinatawag na heavenly war. Nagkaroon po ng ipagbaka during the time doon po sa langit. Sino nakipagbaka during the time doon sa langit, mga kapatid? Sino po? Si Lucifer. Tama po? Si Lucifer nakipagbaka sa Lord. Bakit? Kasi po, gusto pang taasan ni Lucifer ang ating Panginoon. Basahin po natin Isaiah chapter 14. Mga kapatid. Isaiah chapter 14 verse 12 up to verse 14. Sabi po dito, sa wikang Tagalog, ano nahulog ka mula sa langit o tala sa umaga? Anak ng umaga, paano ikaw ay lumagpak sa lupa? Ikaw na siyang nagpahina sa mga bansa. Verse 13. At sinabi mo sa iyong sarili, ako'y sasampa sa langit, aking itataas ang aking luklukan sa itaas na mga bituin ng Diyos, at ako'y uupo sa bundok ng kapisanan sa mga kaduluduluhang bahagi ng hilagaan. Ako'y sasampa sa itaas na mga kaitaasan ng mga alapak. Ako'y magiging gaya ng kataas-taasan. So yung tinutukoy po dito kung ating babasayan ang buong chapter 14, ito po yung si Lucifer. No? Na dati po siyang anghel ng Panginoon, ngunit gusto niyang tumaas pa sa Panginoon
ay ano pong ginawa ni Lord sa kanya? Ibinagsak po siya ng ating Panginoon dito po sa lupa. Okay? At of course, ang kasama niya mga anghel, halos po 3/4 ang nadala po niya, natangay po niya mga kapatid. Kaya po, mga minamahal, meron pong tinatawag po na heavenly war during the time. Hindi lamang po yun, maging po dito sa aklat po ng Revelation chapter 12, verse 7. Okay? Tinutukoy po ng ating kapatid na Juan ay ang isang serpent, no? Basahin po natin, Revelation chapter 12, verse 7. Sabi po dito, "And there was war in heaven. Michael and his angels fought against the dragon. And the dragon fought and his angels." So dito ay merong digmaan sa langit, no? Na kung saan po ay ito naman po si Miguel na isang anghel, mga kapatid. During that time, ay nakipagbaka dito po sa tinatawag po na dragon. Ito po yung diablo, no? Kung ating pong pag-aaralan, no? Kung ating po ito pag-aaralan, palagay ko, abutin po tayo ng umaga. Diba? So, atin na lang pong babasahin po yan tuloy-tuloy sa bahay po ninyo, mga kapatid. So, ang mahalaga, nakita po natin, meron pong tinatawag na pakikip, digma, doon po sa langit. Now, letter B, meron din pong tinatawag na war of nation against nation. Tama po? No? Pakikipagbaka, pakipaglaban, bansa, laban sa bansa. No? Nakita na po natin ngayon, mga kaguluhan sa mundo, mga kapatid. Okay? Kaya tayo, hindi rin po natin alam kung gigirahin din po tayo ng China. No? Si Lord lang po yan ang akala, mga kapatid. Okay? Subalit ang mahalaga, lahat po tayo ay maging handa sa mga bagay na ito at atin naman po nakita, no? Hanggang ngayon, ay aktibo pa rin yung gera sa Russia at sa Ukraine. No? At ngayon, bago ulit itong nangyari, yung ano ulit, no? Yung Israel at saka Hezbollah o Lebanon at saka Iran. So, napakaraming pakikipagbaka, pakikipagdigma. Yun naman po yung pakikipagbaka sa laman. No? Hindi naman po yan sa espiritu na pakikipagbaka. Okay. Now, letter C. Meron naman tinatawag na spiritual war. No? Pakipagbaka sa ating espiritu, no? Mga kapatid. Kaya dito, ay basahin po natin ang aklat po ng 2 Corinthians. Okay? 2 Corinthians. Maganda po kasi na makita po natin, malaman natin, ang mga bagay na ito sapagkat gusto po ni Lord na tayo po ay hindi maging inosente sa mga bagay na espiritual, no? 2 Corinthians chapter 10 verse 4. Sabi po dito, "For the weapons of our warfare are not carnal, but mighty through God to the pulling down of strongholds." Tingnan niyo po. No? Ang sabi po ni Pablo, ang aming mga sandata ng pakikipagdigma ay hindi makalaman. No? Hindi tayo sa laman nakipagdigma. Kundi makapangyarihan sa magitan ng Diyos sa pag-iba ng mga kuta. Tingnan niyo po. No? Kailangan kasi gibain yung kuta ng Diablo, mga kapatid, sa atin pong paglilingkod na ito. Ang dahilan kung bakit tayo po'y nanghihina, sapagkat dahil sa ating kalaban, amen po? Dahil sa ating
katunggali sa atin pong paglilingkod na ito. Okay? Ano pa pong sabi dito, mga kapatid? Ephesians chapter 6. Sa binasa natin kanina, Ephesians chapter 6 verse 12. Sabi po dito, "For we wrestle not against flesh and blood." No? Ang atin daw pakipagbuno, hindi laban sa laman at dugo. Okay? Hindi daw yun. Okay? Ano sabi pa po dito? But against principalities, against powers, against the rulers of the darkness. Ito po pala ang ating pakipagbata. Against the rulers of darkness. Tingnan po. Sa mga pamunuan ng kadiliman, okay, ng sanlibutan ito. Okay? The rulers of the darkness of this world, against spiritual wickedness in high places. So ating pakikipagdigma po, mga kapatid, ay pakikipagdigma spiritual, no? Sa mga kasamaan, sa matataas, sabi ni Pablo, na mga dako. Okay? So, meron talaga tayong pakikipagbaka, mga kapatid, sa atin pong buhay spiritual. Ito po yun ngayon, no? Sa ating paglilingkod sa ating Panginoong Diyos. Ngayon po, para po magiging matagumpay tayo bilang isang sundalo ng Panginoon, no? Number one, no, there is a war. Dapat alam natin na meron talagang labanan. Amen? Meron talagang pakikidigma. No? Huwag tayong kampante sa atin pong paglilingkod sa Lord. Amen po? Huwag tayong kampante. Meron palang digma, meron talagang digmaan. Whether you like it or not, sa buhay po natin, meron pong digmaan. Amen po? Next, number two, know who is your enemy. Dapat alam natin kung sino ating kalaban. Amen po? No? Diba mga sundalo, pagka may operation, alam nila yon kung sino ang kanilang kalaban. Dapat tayo, ganun din po, mga kapatid. Alam din dapat natin kung sino po ang ating kalaban sa ating paglilingkod sa Lord. Meron ba tayong kalaban sa paglilingkod sa Lord? Mukhang mahina yata. May kalaban po ba tayo sa paglilingkod sa Lord? Amen. Meron! Sino po? Ang Diablo! Si Satanas ang ating kalaban, mga kapatid. Kaya marami ngayon, mga Kristiyano, na nawala na sa paglilingkod kasi hindi sila alerto sa mga bagay na ito. Amen po? Akala nila, okay lang. Hindi nila alam na dinadahan-dahan sila, dinadala sila, no? Doon sa panghihina sa paglilingkod sa ating Panginoon. Dapat alam natin kung sino ang ating kalaban at ano ang kanyang ginagawa. Okay? Alam dapat natin yun, mga kapatid, bilang isang mananampalataya. Okay? So, makita ho natin dito sa aklat po ng 1 Peter kung ano po ba ang ginagawa ng ating kalaban, mga kapatid. Unang Pedro, 1 Peter chapter 5, okay? 1 Peter chapter 5, verse 8. Anong sabi ko dito? Be sober, be vigilant, because your adversary, the devil, as a roaring lion, walketh about seeking whom he may devour. Tingnan niyo po. No? So ito pala ang diablo, katulad pala ng isang leon na umaatungal, di
po ba? Oh, ano po ba ang ugali ng leon? Hindi o diablo ang leon, kundi katulad ng isang leon. Tama? Ano pong ugali ng leon? Bago niya lapain niya, ipapakain mo, ikot-ikutan mo na niya yan. Parang si Akay, inikot-ikutan mo na gano'n. Diba? Inaamoy-amoy muna yan ng leon, mga kapatid. Bago niya sagpangin. Ganun po ang diablo. Umiikot-ikot mo na yan sa anak ng Diyos. Amen po? Kung saan ka mahina, doon ka sagpangin. Hinahanap niya ang kahinaan natin, mga kapatid. Tandaan po natin yon. Kaya sabi po ni Lord, be sober. Maging mahinahon. Ano pa? Be vigilant. Mapagbantay. No? Dapat bantayan natin ang sarili po natin, mga kapatid. Sapagkat matindi po yung ating kalaban, mga minamahal. Ito po si Satanas. Ito po ang diablo, no? Ang ating kalaban. Kaya dapat alam po natin, mga kapatid. Hindi lamang po 'yon, mga minamahal. No? Hindi lamang po 'yon. Kundi sino pa po yung ating kalaban, mga kapatid? Yung tinatawag na false prophets. Meron po ba? Mga bulaang propeta, nagkukunwari, di ba? Nagkukunwari sa Diyos, pero ang ginagawa ay hindi kaaya-aya sa harapan ng ating Panginoon. Basahin po natin ang Matthew chapter 24, mga kapatid. Dapat kilala natin sila, dapat alamin natin sila. No? Dapat makita natin ang kanilang mga ginagawa para maging alerto po tayo, mga kapatid. Matthew chapter 24 verse 5, ano sabi yung dito? For many shall come in my name, saying, I am Christ, and shall deceive many. So meron din pong nagpapanggap na siya ay si Kristo. Meron po ba sa panahon natin ngayon? Marami, mga kapatid. Tandaan po natin, mga minamahal, na ang pakay pala noon ay linlangin ang mga anak ko ng Diyos, ang mga naglilingkod sa ating Panginoon. Okay? Nagpapanggap po sila ng Kristo, pero hindi po sila totoo na sugo. Hindi po sila totoo na founder ng church ng ating Panginoon. Sapagkat tandaan po natin, ang tunay na founder ng church ang ating Panginoong Yesu Kristo. He is the owner, He is the builder, and He is the creator. Okay? Siya po yun, ang ating Yesu Kristo. Hindi ho tao, mga kapatid, ang nagtayo po ng church. Kaya tuloy natin, ako sabi dito sa verse 11, and many false prophets shall rise and shall deceive many. O, tingnan niyo po, no? Marami daw mga bulaang mga propeta ang lilitaw. Okay? At maglilinlang ng marami. Yun talagang pakay niya, linlangin po ang anak ng Diyos. Di ko ba? Kaya po, di po ba minsan may naririnig tayo? Diyan ka dumadalo, ang konti-konti lang yan, di totoo yan. Panlilinlang. Po ba? Panlilinlang po yan, mga kapatid. Huwag nating hayaan na tayo po'y manlilinlang. Manapay, dapat meron tayong tinatawag na sandata na atin pong sasabihin po sa kanila. Dapat meron tayong paninindigan bilang isang Kristiyano. Amen po? Nanindigan ba tayo? Dapat manindigan po tayo. Kasi ito po yan, mga bulaang, mga propeta, na nilining lang ang marami. Sa verse 24, ano ba kung sabi dito? For there shall arise
false Christ and false prophets, and shall show great signs and wonders. No? Sila din pala ay nagpapakita na mga dakila, mga tanda at mga kababalaghan. Sabi po ng ating Panginoon, in so much that, if it were possible, they shall deceive the very elect. Sino daw ang malinlang? Ang mga hinirang. Tayo po yun, mga mananampalataya, mga kapatid. Tingnan niyo po, nagpapakita din pala ng mga kababalaghan po yan. No? Nagpapakita din po ng mga tanda. Okay? Pero ano pong sabi ng Panginoon sa kanila? Ang sabi ni Lord sa Matthew chapter 7, verse 21. Kilala kaya sila ni Lord, mga kapatid? Basahin po natin Matthew chapter 7, verse 21. Sabi po dito, not everyone that said unto me, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of heaven, but he that doeth the will of my Father which is in heaven. Many will say to me in that day, Lord, Lord, have we not prophesied in thy name, and in thy name have cast out devils, and in thy name done many wonderful works. Verse 23, and then will I profess unto them, I never knew you, depart from me, ye that work iniquity. Tingnan niyo po, bakit sila pinapalayas ni Lord, mga kapatid? Kasi hindi tunay at totoong Diyos ang kanilang pinaglilingkuran. Mga minamahal, ito po yung mga false Christ, mga false prophets, mga kapatid. Tandaan po natin, pagka isang simbahan ay lagi binabanggit ang pera o lagi binabanggit yung tithes and offering, lagi binabanggit ang mga material na bagay, abay, mag-isip tayo, mga kapatid. Tama po? Kasi tandaan po natin ang tunay ni church, hindi po yan basihan, hindi po yan ginagawa yung mga bagay po na yan. Okay? Napagamat po, may pangailangan po ang church, subalit, ang gusto po ni Lord, ang tamang aral po dyan, mga minamahal, meron talaga dapat tayong isang puso na nagbibigay sa Panginoon. Amen po? Yung tinatawag po na cheerful giving o cheerful giver dapat tayo sa Lord. Yun po yun, yung kusa. No? Kaya yun pong tinuturo natin. Kasi yun pong nais ng ating Panginoon. Ano pa po? 2 Corinthians. No? Mga, dapat alam po natin ito pong mga kalaban natin, mga kapatid. 2 Corinthians chapter 13. Ano pa po sabi dito ni Pablo, mga minamahal? Okay? 2 Corinthians, sorry po, chapter 11 po pala, no? 2 Corinthians chapter 11, verse 13. Sabi po dito, for such are false prophets, deceitful workers, transforming themselves into the apostles of Christ. Tingnan niyo po. Sabi po ng ating kapatid na Pablo, sapagkat ang gayon ay bulaang mga apostol, mapaninlang na mga manggagawa. Tingnan niyo po, no? Marami po yan, mga kapatid. Mga bulaang mga apostol. Okay? Kaya sa panahon natin, wala na pong apostol. Amen po? Pero nananatili ang aral na apostol. Okay? Wala na po uli na hinalal si Lord na apostol. Okay? So ituloy natin, mapaninlang na mga manggagawa na nag-iibang anyo ang kanilang sarili
bilang mga apostol ni Kristo. Nagpapanggap po sila ng apostol. No? Delikado po, nag-ibang anyo po sila. Nagkukunwari ho sila. Ano pa sabi dito? And no marvel. No? At hindi ka mga-mga, sabi ni Pablo, for Satan himself is transformed into an angel of light. Ang diablo din, no? Nag-transform din po siya, mga kapatid. Okay? Nag-ibang anyo din ang diablo. Na akala natin isang anghel ng kaliwanagan. Diba? Minsan, lahat na sasabihin noon, sasabihin sa'yo, para ka lang makuha, madaya. Diba? Madala sa kanila. Lahat yan ang mga bagay ginagawa para lamang po mawala tayo sa paglilingkod, sa tunay na paglilingkod sa ating Panginoong Diyos na buhay. Verse 15, therefore, it is no great thing if his ministers also be transformed as the ministers of righteousness, whose end shall be according to their words. So malinaw, no? Na ang sabi po ni Pablo, ito po ay isang malaking bagay, no? Na kung saan sa isang ministro na nagpalit anyo, no? Nagkukunwari, ibig sabihin, ministro daw siya, pero nagkukunwari na ang pakay pala ay kulimbatin o kulimbatin ang mga pera ng mga tao. So marami po yan ngayon, mga kapatid. Kaya tingnan niyo po, nagsilalakihan ang mga simbahan, hindi lamang simbahan, pati po dyan, nagsisilakihan. Diba? So, hindi ho tayo bulag, nakita ho natin yan, mga kapatid. Kaya dapat kilalanin natin, alamin natin kung sino ang ating kalaban, mga minamahal. Ano ba po, mga kapatid? Sa aklat po ng 1 John. Okay? 1 John chapter 2. Verse 18. Ano sabi dito ni John? Sabi po dito, little children, kaya talagang konti lang ang tunay na naglilingkod sa Panginoon. Little children, it is the last time, and as you have heard, that Antichrist shall come. Even now, are there many Antichrists, whereby we know that it is the last time. Pag sabing Antikristo, ibig sabihin laban kay Kristo, laban sa katotohanan, laban sa sinasabi ng ating Panginoon. Yun po yung mga Antikristo. At hindi niya sabihin yun na Antikristo siya. Sabihin niya yun na siya ay isang anghel sa apostol, isang matuwid na mga ngaral. Pero pagkatingnan mo ang ginagawa, hindi po matuwid, hindi tunay, hindi totoo na mga ngaral ng ating Panginoon. Bekeng mga ngaral ng ating Panginoong Diyos. Antikristo, laban kay Kristo. Ang Antikristo, ayaw talaga niya yan ng katotohanan. Mag-react po yan ng katotohanan. Digo ba? Ayaw niya, yung gusto niya, yung narinig lang niya, lagi, yun ang gusto niya. Pero yung katotohanan ng salita ng Diyos, ayaw po yan niya kasi laban po siya kay Kristo. So marami po yan, mga kapatid. Ano pa sabi dito sa verse 22? 1 John chapter 2, verse 22. Who is a liar? But he that denieth that Jesus is the Christ, he is Antichrist, that denieth the Father and the Son. Di ba maraming nag-deny kay Kristo? Tama ba?
Noon na nangaral si Kristo sa John chapter 8, dininay din po siya ng mga Hudyo during the time. Ang sabi po ng ating Panginoon sa kanila, bago si Abraham, ay ako na nga. Anong ginawa po ng mga Hudyo? Binato ang ating Panginoon. Paano ka na mauna pa kay ama naming Abraham samantalang ikaw ay bata pa? Diba? So, mga hindi ho sila naniniwala sa ating Jesucristo. Yun pong ibig sabihin na Antichrist. Pag hindi naniniwala sa aral ni Kristo, sure po yan, mga kapatid. Ito pong sinasabi ng ating Panginoon. Sino ba daw ang isang sinungaling kundi siya na ikinakaila si Jesus Christ? Si Jesus ay ang Kristo. Diba? Pagsabing Christ, ano po ibig sabihin? Pagsabing Jesus, ano po ibig sabihin? Jesus, ibig sabihin po ay Savior. Tandaan po natin ha, yung pangalang Jesus, ibig sabihin, Savior. Pag sinabing Christ, ano ibig sabihin? Mga kapatid, kinasihan. Pag sinabing Christ, kinasihan po, mga kapatid. So, malinaw po na itong tagapagligtas na kinasihan ng Diyos Ama ay dapat siya lamang po ang ating pong paglingkuran. At dapat huwag nating kontrahin. Amen po? Okay? Hindi dapat nating kontrahin yung sinasabi ni Lord. Pag sinabi ni Lord, merong Antikristo, meron po talaga yan. Pag sinabi ni Lord, merong false prophets, meron po talaga yan. Okay? So, malinaw po. Know who is your enemy. Dapat alam natin kung sino ang ating kalaban po, mga kapatid. Okay? Sino-sino po ang ating mga kalaban? Una, Diablo. Tama po? Pangalawa, sino pa? False prophets. Tama? Pangatlo, false Christ. Tama? Pangapat, ano yung pangapat? Antichrist. Diba? Hindi yung antay na antay. Kundi Antichrist, mga kapatid. So, malinaw po, dapat alam po natin, sila po yun, mga kapatid. No? Kaya walang duda, pagka meron tayong mga mahal sa buhay, kakilala, kaibigan, o sino man, once na tayo po ay tunugsain, yan po yan mga yan, laban kay Kristo. Tama po? Okay lang po yung pagkasinabi sa atin, ay maganda yan ang ginagawa mo. Pro-Christ po yan. Pero pagka sinasabi, tinutuligsa ka kung ano-ano sinasabi, aba, laban po yan kay Kristo. Kasi ang ginagawa natin, for the glory of God. Ang ginagawa natin, para po yan sa Lord. Hindi po yan para kung kanino man. Kaya, dapat kilala natin, alam natin ang ating kalaban. Now, number three. Become familiar with the enemy's devices or equipment. No, dapat alam natin, familiar tayo sa mga tinatawag po na mechanism or devices or equipment. Kasi may mga ginagawa din po sila. Amen po? May mga bagay din po silang ginagawa o anuman ang kanilang ginagamit para tayo ay madaya, para tayo ay malinlang. No? Become familiar with the enemy's devices or equipment or mechanism. Okay. Ano po yun? Basahin po natin. 1 John chapter 2. Okay? 1 John chapter 2 verse 15.
16. Ano po ang paalala sa atin ng ating Panginoon? Sulitan po ni John. Sabi po ni John, love not the world. Hindi ho lagnat ha, kundi love not. Huwag ibigin ang sanlibutan. Love not the world, neither the things that are in the world. If any man love the world, the love of the Father is not in him. Tingnan niyo po. Ang salita po ng Diyos, masakit pero katotohanan. Amen po? Totoo po ito, mga kapatid. Huwag daw natin ibigin ang sanlibutan, mga minamahal, ni ang mga bagay na sa sanlibutan. Ibig sabihin, mga bisyo at kasalanan sa mundo, mga ginagawa ng mga pagano. Ano pa po? Kung ang sino mang tao daw, sabi po ni John, na umiibig sa sanlibutan, ay wala sa kanya ang pag-ibig ng Ama. Bakit? Ano po ba meron sa sanlibutan? For all, verse 16, for all that is in the world. Number one, the lust of the flesh. Diba? So, pita ng laman, yan at matindi talagang hatak yung pita ng laman, mga kapatid. Okay? And the lust of the eyes. Okay? And the pride of life. Kaya maraming bumabagsak sa paglilingkod because of the pride of life. Amen? Marami po yan, mga kapatid. Yung pride sa buhay. Okay? Yung hindi na po mapagsabihan ng salita ng Diyos, hindi na mapagsabihan ng pastor, hindi na mapagpayuhan ng pastor. Okay? That is pride, mga kapatid. Ang sabi ko dito, ano po tatlo na yun? Lust of the flesh, lust of the eyes, number three, pride of life, is not of the Father. Hindi po yan sa Ama, hindi yan sa Diyos, but is of the world. Sa mundo po yan, mga kapatid. Verse 17, and the world passeth away, and the last thereof, but he that doeth the will of God abideth forever. Tingnan niyo po. Malinaw po na ang sa mundo o sa sanglibutan, lilipas po yan. Nawawala po ang pita nito, sabi po ni John. Datapat, sabi ni John, siya na gumagawa ng kalooban ng Diyos ay nananatili magpakailanman. So malinaw po, mga kapatid, ibig sabihin po, ang tinuturo po ng Diyos, mga kapatid, ay isang warning, isang paalala sa atin na dapat po tayo ay sumunod, dapat po tayo ay magpatuloy sa ating Panginoon at huwag nating ibigin ang sanlibutan. Okay? So, yun po ang mga technique ng kalaban. Yun po ang mga karamihan po ngayon na kung bakit maraming Kristiyano nanlalamig, no? Nanghihina hanggang sa siya po ay nagkakasakit espiritual, no? Hanggang sa siya po ay hindi na makabangon, no? Napakahirap po isang Kristiyano nang hindi na nagkakasakit, na hindi na makakabangon, no? Bihirang-bihira lang po ang makakabangon po diyan pagka ikaw ay nagkakasakit na matindi sakit espiritual. Yun pong matindi, mga kapatid. Okay? So, malinaw po yun, mga minamahal, na dapat ay familiar po tayo, no, sa mga ginagamit ng ating kalaban. Okay? Familiar po tayo dapat dito sa mga bagay na ito, mga kapatid. Ito po yung lust of the flesh, lust of the eye, and pride of life. Okay? Ano pa po? Dapat familiar din po tayo sa doktrina po ng Diablo. Hindi po ba?
First Timothy, chapter 4. Meron din po bang doktrina ang Diablo, mga kapatid? Wala na yata akong kausap. Nandiyan po tayo? First Timothy, chapter 4, verse 1. Anong sabi dito? Okay? Now the Spirit speaketh expressly. Okay? That in the latter times, some shall depart from the faith, giving heed to seducing spirits and doctrines of devils. Tingnan niyo po. No? Darating daw talaga ang panahon. Malinaw sinasabi ng Espiritu ng Diyos na sa huling panahon daw, ang ilan ay tatalikod mula sa pananampalataya. Nangyari na po ba dito sa atin? Marami na nangyari. Tatalikod sa pananampalataya. Magbibigay pansin sa mga paninlang na mga espiritu. Siro, meron pala mga deceiver spirit. Mapaninlang na espiritu. Ano pa? At mga doktrina ng mga Diablo. Hindi lang po isa, mga marami. No? Ang Diablo pala, hindi lang isa kapatid, kundi marami. Okay? Verse 2. Speaking lies in hypocrisy, having their conscience curbed with a hot iron. Verse 3. Forbidding to marry and commanding to abstain from meats which God hath created to be received with thanksgiving of them which believe and know the truth. Tingnan niyo po. Ang aral pala ng Diablo, doktrina po ng Diablo, tandaan po natin, puro po yan kasinungalingan. Tama? Ano pa? Puro po yan paimbabaw. Pag sabi paimbabaw, kipakitang tao lang po yan. Tama? Na siya po ay maka-Diyos, na siya ay may takot sa Diyos, pero paimbabaw. Okay? Kaya dapat, aware po tayo doon, familiar po tayo sa mga bagay na yan. Okay? Kaya isang tao, pag sinabi na, ay ako din Kristiyano, alamin mo muna ang buhay niya. Tama? Bago tayo maniwala. Tama po? Kasi madali lang po sabihin, Kristiyano eh. Ay, ako Kristiyano din. Diba? Pero, ang pamumuhay, hindi pala, mga kapatid. Kaya kailangan, aware po tayo doon. Dapat tayo ay maging familiar sa mga taong yon kasi marami po silang ginagamit na mga devices, mga equipment, okay? Mga bagay-bagay para po tayo ay malinlang sa ating pong paglilingkod sa ating Diyos na buhay. Okay? So, ano pa po? Verse 4, for every creature of God is good. Diba? May mga reliyon na binabawal ang pagkain. Tama? And nothing to be refused if it be received with thanksgiving. Merong mga reliyon na naniniwala sa lumang tipan. Kaya, di ba, merong reliyon na bawal ang baboy. Meron mo ba? Meron. Oo. Bawal daw yung may biyak ang paa. Bawal daw kainin mo. Bawal daw kainin ang isda na may kaliskis. Mabuti naman. Mabuti lang kaliskis, hindi yung hasang. Wala ko ganun, mga kapatid. Ang tinuro ni Lord sa Biblia, yung maruming kainin, isang pagkain, ay ang dugo.
Hindi po yung mga isda o baboy o anuman. Sa lumang tipan po yon, pero pagdating sa bagong tipan, malinaw. Nang sabi po dito sa verse 4, for every creature of God is good. No? Na pwedeng kainin na may pagpa sa salamat. Kaya nga po, di ba, pagka meron tayong blessing ni Lord, pagka kumakain tayo, pinapasalamatan natin sa Lord. Tama po? Ipinagpipray natin, pinasasalamatan natin. Kasi po, lahat yan na ginawa ng Diyos mabuti. Mga kapatid. May mga dahilan yan kung bakit nilikha po yan ng Diyos. Okay? So, meron din sa reliyon na bawal talaga daw ang baboy kasi tinakbuhan daw ng demonyo yan. May nabasa ba kayo? Na ang diablo pumasok doon sa baboy? Okay? Palagay nyo ba yung baboy na yon, yung baboy na kinain natin ngayon? Diba? Kasi during the time, marami na pong baboy. Amen po? Eh kasi po, si Lord, di po ba, nung ginunaw ang ng Diyos ang mundo sa pagitan ng baha, bawat hayop, anong ginawa ni Lord? Bawat hayop, pares-pares, ay pinasok niya saan? Sa daong. Ibig sabihin na bubuhay lahat yun, maayop. Kaya nga, nandito ngayon sa atin eh. Di ba? Okay? So, yung baboy na tinakbuhan ng Diablo, eh nalunod na yun. Sinapian ng Diablo, nalunod po yun eh. Tumalon sila sa bangin, sa tubig. Namatay po sila. Okay? So, hindi totoo po yan, mga kapatid. Haka-haka lang yan, mga kapatid, ng mga tao yan. Okay? Mga human invention po yon sa kanilang mga aral. So, malinaw po. Become familiar with the enemy's devices or equipment. So, nakita ho natin, number 4. Know what weapons you have at your disposal. Alamin kung anong mga armas ang meron ka sa iyong pagpapatapon. Okay lang, itapon natin yung mga gumagambala sa atin. Tama po? Yung kalaban natin, dapat itapon natin. Labanan natin. Ano po ang dapat natin gawin? Bili ba tayo ng Armalite? Bili ba tayo ng 45? Kaya maraming pastor na rin, may mga 45, may mga armas. Eh, hindi na po kailangan po yun. Meron na tayong John 3.16, tapos bibili ka pa ng M16. Diba? Hindi na po kailangan. Know what weapons you have at your disposal. Ano bang kailangan natin ng weapon o sandata sa atin pong pakipagbaka sa mundo pong ito? Ephesians chapter 6. Basahin po natin, mga kapatid. Ephesians chapter 6. Verse 13. Sabi po dito, wherefore, take unto you the whole armor of God. Kaya nga ang ating paksa. Put on the whole armor of God. Verse 13, wherefore, okay, take unto you the whole armor of God. Bakit kailangan natin yung armor na ating Panginoon? Sapagkat kailangan natin makipagbaka, makipaglaban sa ating pong mga kalaban, na ating kalaban ay mga bulang propeta, mga antikristo, mga bulang Kristo, mga diablo. Sabi po naman ng kasulatan, sapagkat, sa verse 12, sapagkat tayo ay hindi nakipagbuno laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga pamunuan, laban sa mga kapangyarihan, laban sa mga pinuno ng kadiliman ng sanlibutan ito, laban sa espiritual na mga kasamaan
sa matataas na mga dako. Verse 13, wherefore, take unto you the whole armor of God, that ye may be able to withstand in the evil day. Ito pala ang dapat nating gawin, mga kapatid, upang makakaya natin lumaban sa araw-araw na po nating buhay sa masasamang mga ginagawa ng ating kalaban sa ating pong paglilingkod sa ating Panginoon. Dapat tayo lumaban, dapat tayo ay nakatayo sa ating Panginoon. Ano pa pong sabi dito? And having done all, to stand. At pagkatapos na magawa ang lahat, ay tumayo. Meron palang gagawin. Amen po? Meron tayong gagawin para mapaglabanan po natin, mga kapatid. Verse 14, sabi dito, stand therefore, having your loins girt about with truth. Tingnan niyo po. Malinaw na dapat ang ating mga baywang tayo tumayo at ang ating mga baywang ay may mga bigkis ng katotohanan. Anong katotohanan? Katotohanan sinasabi ng Panginoon. Amen? Katotohanan mga salita ng ating Panginoon. Kaya sa paglilingkod, mahalaga ang katotohanan, mga kapatid. Ayaw ni Lord yung kasunungalingan ng mga aral. Ang gusto ni Lord, katotohanan. Kaya ang sabi ni Lord, atin bigkisin o ibigkis natin sa ating mga baywang ang katotohanan ng ating Panginoon. At isuot, sabi po ng ating Panginoon sa pagitan ni Pablo, at isuot ang baluting pandibdib ng katwiran. Tingnan niyo po, katotohanan at katwiran ang gusto po ng ating Panginoon. Isuot po natin, mga kapatid. Isuot po natin. Huwag nating iwanan yan sa ating paglilingkod sa Lord. Amen po? Huwag nating iwanan yung katotohanan ng ating Panginoon. Huwag nating iwanan ang katwiran ng ating Panginoon, mga kapatid. Yung baluting pangdibdib, kung inyo po nakita, sinusuot ng mga sundalo pag may operation dito po sa harap, pagka binabaril ay hindi natatablan, anong tawag doon? Baluting pangdibdib. Bulletproof. Ano ang bulletproof natin? Katotohanan at katwiran po ng Diyos. Amen po? Para hindi tayo matablan ng kalaban, kailangan natin ang katotohanan ng Panginoon. Mga salita po ng Diyos, hindi ating salita, salita po ng Diyos. Katwiran ng Panginoon, hindi natin katwiran, kundi katwiran ng ating Diyos. Mahalaga po yun, mga kapatid. Verse 15, and your feet, ang ating mga paa, should with the preparation of the gospel of peace. Dapat ang ating mga paa ay may mga panyapak na paghahanda ng ebanghelyo ng kapayapaan. Dapat kargado tayo sa ebanghelyo ng ating Panginoon. Hindi po pwede na ang anak ng Diyos wala siyang alam sa ebanghelyo. Amen po? Kaya tingnan niyo po, ayan ang Diyos na ang kanyang tao ay mapahamak. Hosea chapter 4 verse 6, ang sabi, my people are destroyed because of lack of knowledge. Ang mga tao ko napapahamak dahil kulang sa kaalaman. Mahalaga yung ating kaalaman tungkol sa ating Panginoon. Amen po? Napakahalaga yung ating paghahanda ng ebanghelyo ng ating Panginoon. Mga kapatid, nagbabasa po ba tayo ng ebanghelyo ng Diyos? Mahalaga po, mga minamahal.
Kaya maraming Kristiyano nanghihina ng lulupaypay hanggang sa nawala na kasi po hindi nagbabasa ng Ebanghelyo ng ating Panginoon. Hirap na buksan ang salita po ng Diyos. Marami po yan, mga kapatid. Si Lord po ang nakakaalam. Kaya, sa umagang ito, pinaalalahanan po tayo ng ating Panginoon na dapat tayo laging handa ng iba, sa Ebanghelyo ng kapayapaan. Tandaan po natin ang Ebanghelyo ng Diyos. Ebanghelyo po iyan ng kapayapaan. Amen po? Kaya ang buhay natin payapa kasi nasa atin ang Ebanghelyo ng Panginoon. Okay? Na kahit marami po tayo na-encounter na mga bagay-bagay para tayo ay pahinain. Subalit, salamat po sa Diyos dahil po sa kanyang biyaya sa pamamagitan po ng kanyang Ebanghelyo, tayo pa rin nananahan sa kapayapaan po sa harapan ng ating Panginoon. Okay? So, napakahalaga po yan, mga kapatid. Verse 16, anong sabi? Above all, higit sa lahat, taking the shield of faith, hindi lamang po katotohanan, hindi lamang po katwiran ng Panginoon, hindi lamang po Ebanghelyo ng Panginoon ang ating taglayin, mga kapatid, kundi taglayin din po natin yung kalasag ng pananampalataya. Meron ba tayong kalasag ng pananampalataya? Amen. Taglayin natin, mga kapatid. Meron tayong pananampalataya sa Lord. Siya po nagbigay sa atin. He is the owner, He is the author of our faith. Hebrews chapter 12 verse 2, ano sabi? Looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. Looking unto Jesus. Tingnan lamang natin ang Panginoon, mga kapatid. Huwag nating tingnan ang mga bagay. Sapagkat pagkatingnan natin ang ating Panginoon, sigurado po, hindi po tayo manghihina, hindi po tayo matitinag sapagkat nandyan ang ating Diyos na buhay. Amen po? Malina po yan, mga kapatid, na hindi lamang po katotohanan, katwiran, ebanghelyo, kundi kalasag ng pananampalataya. Okay? Kaya maraming mga Kristiyano, puro reklamo sa Lord ang kalalabasan kapag kalagi tayo nagreklamo sa Lord para bagang wala kang pananampalataya sa Lord. Amen po? Okay. Mahalaga taglayin natin ang kalasag ng ating pananampalataya. Ano po yung kalasag? Ano po yung kalasag? Panangga. Shield. Ito po yon, panangga. So, lagi natin isuot. Lagi natin taglayin po yon, mga kapatid. Para hindi tayo manghihina. Para hindi tayo ma-influensyahan sa mundo po ito. Ano pa? Tuloy natin. Wherewith ye shall be able to quench all the fiery darts of the wicked. Tingnan niyo po, kung atin palang taglayin ang kalasag ng pananampalataya, sa pamagitan pala ng ating pananampalataya o ng kalasag, ay makakaya natin pawiin ang lahat ng mga nagliliyab o sulugi na palaso ng masama. Tingnan niyo, mapagtagumpayan pala natin yon, mga kapatid, na kahit man anong sabihin ng tao sa atin, masama man yan, nagliliyab man yan na palaso sa ating buhay, kaya pong pawiin kapag ka taglayin natin ang kalasag ng pananampalataya natin sa ating Panginoong Diyos.
Mga minamahal, huwag po tayo magpadai sa kalaban. Amen po. Nasa atin po ang Diyos. Tandaan po natin yan. Kaya naman minsan napapadaig ka kasi akala mo wala sa iyo ang Diyos. Hindi po. Nasa atin po ang Panginoon, mga minamahal. Mahalaga lamang taglayin natin ang kalasag ng pananampalataya. Verse 17. Know what weapons you have at your disposal. Verse 17, and take the helmet of salvation. Kunin natin ang helmet ng kaligtasan. Hindi po ito helmet ng motor. Marami nag-helmet na motor na aksidente na mamatay pa rin, hindi naligtas. Pero ang helmet ng Panginoon ng kaligtasan, ang helmet ng Panginoon ang siyang magliligtas po sa atin. Helmet of salvation. And the sword of the Spirit. Dapat meron tayong sword. Required po ni Lord yung sword. Hindi po baril. Sword of the Spirit. Okay? And the sword of the Spirit, which is the Word of God. Tingnan niyo po. Ang sword pala ng Spirit, Word of God, salita po ng Diyos. Kaya dapat kailang kargado tayo ng salita po ng Diyos, mga kapatid. Kaya ang dahilan, kung minsan sa ating quiet time, private prayer, matagal, pagbabasa, matagal, kasi po kailangan kargado tayo ng salita ng Diyos. Amen? Sapagkat ito ang salita po ng Diyos, mga kapatid. Ito po ang sword of the Spirit. Alam po ba ang sword of the Spirit ni Lord? Matalas po yan. At yan po ay magkabilay tali. Basahin po natin, Hebreo chapter 4, verse 12. Okay? Hebreo chapter 4, verse 12. Anong sabi ho dito? Sabi po dito, for the word of God is quick and powerful and sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of soul and spirit and of joints and marrow, and is a discerner of the thoughts and intents of the heart. Ito po yung tinatawag na living word. Buhay na salita. Katulad po ng isang tabak na magkabilay talim. At ito po mga kapatid, malinaw, tumatagos yan sa paghihiwalay ng kaluluwa at espiritu. Tingnan niyo po, tagos na tagos po yan ang salita ko ng Diyos, yung living word ng ating Panginoon. Okay? Na kung saan po ay dapat po ang salita ko ng Diyos, yung sword of the Spirit, mga kapatid, ay atin pong pahalagahan sa buhay po natin. Gawin natin na tayo po ay maging isang equipped people of God sa kanya po mga salita. Okay? James chapter 4. Ano sabi po dito mga kapatid?
sa aklat po ng James o Santiago chapter 4 verse 7. Kaya ito po ang sinasabi po ng ating Panginoon sa pagitan po ni Santiago. Submit yourselves therefore to God. Resist the devil and he will flee from you. Kailangan po natin si Lord sa buhay po natin. Kailangan natin ang living word, kailangan natin ang written word. Okay? Kaya mahalaga ang ating pagpapasakop sa ating Panginoon. Pagka isang mananampalataya hindi nagbabasa, hindi ho yan nagpapasakop sa Lord. Tandaan po natin yan. Pagka hindi siya nanalangin, hindi nagpapasakop sa Lord. Mahalaga po yan eh. Bakit? Yan kasi ang ating sandata. Amen? Ang sandata natin, katotohanan, katwiran ng Panginoon, eh saan yun? Sa salita. Tama ba? Dito natin yan matagpuan, mga kapatid. Yung ating sandata, salita ng Diyos dapat mahalaga. Okay? Kaya paglilingkod sa Lord, para tayo maging matatag, may gagawin tayo. May ginagawa tayo. Ang ating pagbabasa, pag-aaral, pananalangin sa ating Panginoon. Kaya ang sabi dito, resist the devil, salansangin ang diablo. Paano mo salansang kung ikaw ay wala sa katotohanan, kung wala sa atin ang katwiran ng Diyos, kung wala sa atin ang ebanghelyo ng Panginoon, kasi yung tinatawag na submission, ibig sabihin ginagawa mo ang nais ng Panginoon. Amen po? Pagbabasa, pananalangin at pag-aral po ng mga salita ng Diyos. And he will flee from you. Tatakas po siya sa atin once na ginagawa natin ang mga bagay na ito. Hindi po siya tatagal dyan. Okay? Sa mga bagay na yan, once na ginagawa natin ang mga bagay na ito. And now number 5, understand what the outcome of war will bring. Tingnan niyo po, unawain kung ano ang kahinatnan ng digmaan. No? Unawain dapat natin, mga kapatid. Kung tayo po ba ay naging matagumpay sa ating buhay espiritual, sa ating paglilingkod sa ating Panginoon. Kaya po, sa paglilingkod, hindi po yan gaya-gaya po tumaya. Tama po? Hindi po gaya-gaya. Ay, wala si sister, wala si brother. Ayaw ko rin. Hindi po ganun, mga kapatid, paglilingkod sa Lord. Okay. Sino po bang gusto na dumami tayo? Siyempre tayo lahat, di ba? Pero ang problema, kasi minsan, pag nakitang wala, ayaw din. Eh, paano nadami? Na ang ating sarili mismo wala dyan. Amen? Paano dadami yun? Diba? At ang paglilingkod po sa Lord, hindi dapat titingnan ang kapatid. Amen? Ang paglilingkod sa Lord, dapat titingnan natin ang Panginoon. Amen po? Kaya nga po, looking unto Jesus eh. Diba? Eh sino tinitingnan mo? Ang kapatid, hindi po. Si Lord dapat ang tingnan natin. Mga minamahal. Kaya ho, napangahalaga. Understand what the outcome of war will bring. Dapat unawain po natin sa atin pong paglilingkod nito. Sapagkat tayo po ay nakikipagbaka, mga kapatid, yung tinatawag na Adamic nature. Basahin po natin, mga kapatid, Ephesians chapter 4. Okay, malapit na po tayo matapos, mga kapatid. Ephesians chapter 4, verse 22. Sabi po dito, that ye put off concerning the former conversation, the old man. No, hubarin daw natin
ang tungkol sa dati nating pamumuhay, ang lumang pagkatao. Diba? Kung dati po tayo ay hindi nagbabasa, dapat magbabasa na tayo ng salita ng Diyos. Amen po? Kung ang ugali natin ay hindi na nanalangin, dapat araw-araw tayo manalangin sa Panginoon, lumuhod sa Panginoon. Kapagkat wala na pong ibang tutulong sa atin kundi ang Diyos. Amen po? Wala na pong ibang magbigay sa atin ng kapayapaan, ng comfort, pag-asa sa buhay, kundi yung ating Diyos. Kumbarin natin ang luma nating pagkatao. Habang nabubuhay, malaking pag-asa sa Lord. Amen po? Ano pa pong sabi dito? Which is corrupt according to the deceitful lust. Yan kasi mga ang lumang tao na yan ay mga mas lalo nagpapasama sa atin. No? Sa mga mapaninlang pita, sabi po ni Pablo. Verse 23, and be renewed in the spirit of your mind. Dapat naging bago na. Diba? Ang ating mga kaisipan sa ating Panginoon. Makita natin yung tinatawag na spiritual insight sa ating paglilingkod sa Diyos. Na ito pala, may gagawin ako, Lord, para ako ay maging matatag at hindi po ako manghihina sa inyo. Okay? Verse 24. And that ye put on the new man. Tingnan niyo po, put off and put on. Hubarin at isuot. Anong isuot natin, mga kapatid? Isuot ninyo ang bagong tao. Binago pa tayo ng Diyos? Huwag po nating laging labhan, kundi isuot ang pagbabago ng Diyos sa atin. Amen po? Isuot natin, utos ni Lord po yan. At upang isuot ninyo ang bagong tao. Okay? Kaya sabi ni Lord, 2 Corinthians chapter 5, verse 17, ano sabi? If any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. Tingnan niyo po. And that you put on the new man, which after God is created in righteousness and true holiness. Tingnan niyo po. Malinaw na tayo po ay nilalang ng Diyos sa Espiritu. Of course, hindi sa laman. Sa katwiran at tunay na kabanalan. Pag sabing kabanalan, hindi ibig sabihin hindi ka na nagkasala. Ang ibig sabihin, pag sinabing kabanalan o holiness, ibig sabihin po, tayo ay lumalago. Amen? Tayo po ay tumatatag sa paglilingkod sa ating Panginoong Diyos na buhay. Okay? So ano pa po sabi dito, mga kapatid? Romans chapter 8, verse 5. Romans chapter 8, verse 5. Tuloy natin. Sabi dito, for they that are after the flesh
don't mind the things of the flesh. But they that are after the Spirit, the things of the Spirit. Pagka daw isang tao ay umaayon sa laman, iniisip din niya yung mga bagay sa laman. Datapwat sila ng mga ayon sa Espiritu ay ang mga bagay sa Espiritu. Verse 6. For to be carnally minded is death, but to be spiritually minded is life and peace. Tingnan niyo po, life and peace. Kaya mahalaga yung peace, mga kapatid. Yung buhay na may kapayapaan po sa Lord. Diba? Verse 7, because the carnal mind is enmity against God. For it is not subject to the law of God, neither indeed can be. Tingnan niyo po. So malinaw po, mga kapatid, na makalamang daw pag-iisip ay pakipag-away laban sa Diyos. Kaya ang gusto ni Lord, put on the new man. Ayaw niya yung put on the old man. Kundi ang gusto niya, put on the new man. And put off the old man. Kasi ito po yun eh. Malinaw, sinasabi po ni Lord, na ang makalamang pag-isip, nakikipag-away yan laban sa Diyos. Sapagkat ito ay hindi nagpapasakop sa batas ng Diyos. Nitunay na hindi maaari. Okay? Ang makalamang pag-isip, hindi talaga yan maglilingkod sa Lord, magpapasakop po sa ating Panginoon. Kaya dapat, lagi nating isipin ang mga espiritual na bagay sa buhay po natin. Amen po? Na bagamat po tayo ay nasa mundo ngayon, nabubuhay, kumakain ang laman natin, ngunit dapat mas lamang ang ating buhay espiritual. Sapagkat, pagkalamang ang buhay na espiritual natin, nandun po yung buhay natin at kapayapaan po sa ating Panginoong Diyos, mga kapatid. Now, let's go to our conclusion. The battleground is inside me and inside you. Nandito po yung battleground, ang labanan sa buhay po natin, mga kapatid. Tandaan po natin yan, mga namahal. Okay? Kaya po, ano sabi ni James Santiago, chapter 4, verse 1. Basahin po natin yung James, chapter 4, verse 1. Sabi po dito, from whence come wars and fightings among you? Mula saan ang gagaling ang mga digmaan at mga labanan sa gitna ninyo? Sabi ni James, come they not hence, even of your lust, that war in your members. No? Malinaw po, mga batid. Hindi ba mga ito ay nagagaling dito sa mga sa inyong mga pita na nakipagdigma sa inyong mga bahagi? Kayang digmaan sa atin, sa buhay po natin, mga batid, individual ang digmaan po. Now, anong sabi po ni Pablo? 1 Timothy chapter 6, verse 12. Fight the good fight of faith. Nakipaglaban ba tayo? Fight the good fight of faith. Lay hold on eternal life. Panghawakan ang buhay na walang hanggan. 1 Peter chapter 5, verse 9. Whom resist steadfast in the faith. Malina po, okay, labanan ng matatag na pananampalataya. Of
course, ang ating buhay, ang ating pong paglilingkod sa ating Panginoon. Nawa, ang Diyos ang siyang magbigay sa ating biyaya na atin po itong lahat mapagtagumpayan sa atin pong paglilingkod sa Kanya. Puri po Panginoon at ang Diyos ang siyang maluhat at madakila sa ating mga buhay. Tayo lang po'y tumayo at tayo po'y awit sa Lord mga kapatid.